Kamusta mga tol? Milwaukee Bucks versus Miami Heat Game 3, nakakatatlong panalo na yung Bucks ah. Hoy, magwalis ka muna. Teka nga muna, magwawalis nga muna ako ng Heat. Este, mukhang mawawalis din tong Heat sa series na to ah. Ano bang ginagawa ng Bucks kaya parang hirap na hirap itong Miami Heat? Yan na bi-breakdown natin ngayon. Pero bago yan, pa-like and subscribe sana mga tol. Salamat. First 5 pasok. Butler, Ariza, Bam Aquino, Arjo at Dragon. Sa kabila naman, Antetokounmpo, Middleton, Eli Lopez, Vincenzo Cassano at si Holiday. Sa first quarter, simple lang naman yung naging game plan defensively ng Bucks eh. I-challenge sila na tumira sa labas lalo na yung mga big men ng Heat. At si Giannis naman yung tatawa kay Butler. Tingnan nyo si Lopez dyan no. Libre nyo si Bam, di ba? Binato na yan, tungkab naman. Ayan pa oh, nagsasag na naman sa depensa itong si Eli Lopez oh. Short range naman yan oh, kanto na naman. Ayan pa oh, tingnan nyo naman ang pwesto ni Lopez dyan oh. Open na yan oh. Pero kalug naman yan. Si Portis naman dito, sumusuo na rin, ayan o, libreng-libre si Deadman o, kaso lang kulang naman sa vitamins. Kahit pa mayroong mga screen na ganyan, tingnan nyo si Giannis o, walang pakialam, di ba? Yung kagandahan kasi dito sa Bucks mga tol, solid sa perimeter defense itong si Holiday, kaya pwede nilang gawin niya mga ganyan. Ayan pa o, si Lopez naman, iniwan na si Dragic, libre tuloy, binato na yan, kapos naman. Si Butler naman dito, ayan o, nagsisag na naman sa defense si Lopez o, midrange pull-up tuloy yan, pasok naman yan. Si Butler lang ata yung nakadalawang shoot sa midrange dito sa first quarter eh. Yung pa naman palagi yung binibigay na tira ng Bucks. Sa sobrang pag-aabang sa ilalim ni Lopez, ayan oh, tingnan nyo yung pwesto niya oh. Tinawagan tuloy ng defensive 3 seconds. So basta yung ginagawa nila, yung sentro, di ba? Magsasag lang palagi sa depensa. Tapos, yung ini-screenan, hahabol doon sa tao niya, gaya niya ni Giannis oh, kanto na naman yan. Ayan pa, sag na naman yung sentro oh, habol na naman yung isa. Biglang pull up tuloy sa midrange, pasok yan. Pero anong mali dyan mga tol? Ulitin natin ha. Ayan, di ba? Nagsasag yung sentro, di ba? Humahabol yung screenan, di ba? Yung one way to beat that actually, using pick and pop mga tol, si Deadmon dito nag-roll, di ba? Nakatira dyan si Hero, pero yung spacing mo, hindi yan kaganong kaganda, medyo masikip eh. Tingnan nyo yung ginawa ng Bucks dito, screen, di ba? Sag din yung sentro, habol din si Mother. Parehang-pareho lang yan ang depensa ng Bucks, di ba? Pareho lang talaga eh. Pero, tingnan nyo yung ginawa ni Portis, oh. Biglang nagpapout siya ngayon sa 3 points. At tingnan nyo yung spacing niyan compared sa spacing na pinakita natin kanina sa Heat. Wide open tuloy yan, patay ka dyan. So yung Heat naman, si Butler at Bam naman yung nagbabantay kay Giannis. Tapos silang dalawa, basta nag-switching sila palagi sa depensa. Pero minsan, nakalimutan mag-switch ni Butler, ayan tuloy, dakdak ni Giannis yan. Actually, dito sa first quarter mga tol, hindi rin talaga maganda yung shooting ng Bucks. Malas din sila eh. Eno, si Vincenzo Cassano, 4-3, sablay din. Pero ang Bucks kasi dito, marami man silang sablay na 3 points pero puro offensive rebounds naman sila. Sa isang pagkakataon pa nga mga tol ha, 4 na magkakasunod na offensive rebounds yung nakuha nila eh. Tapos na putback pa nila, ang sakit nun. Tapos maganda yung nilaro ni Holiday ha, steady lang talaga siya dito eh. Sasalaksak, tapos kikikot sa 3 points, patay yan. At meron din siyang isang 3 points kaya natapos ang first quarter, 26-14. Lamang kaagad ng 12 ang Bucks dito. Sa second quarter, walang pagbabago sa depensa yung Bucks, sumusuo na pa rin palagi yung sentro eh. Pero nakahabol naman si Giannis dito, pero patay naman yan kay Mother. Ayan pa, o, tingnan nyo pwesto ni L.A. Lopez oh. Meron talagang bakante dito sa midrange eh, kaso mintis naman yan. Buong quarter na naman nila to ginawa ha, pero nakapag-adjust ng konti yung Heat dito ha. Alam na nila ngayon na nagsasag yung sentro, kaya ayan o, hand off tapos tira na agad sa 3, kaso mintis naman. Sa totoo lang, medyo madali buwagis yung ganyan depensa ng Bucks eh, kasi nalilibre sa labas, di ba? Kasi nga, nagsasag yung sentro eh, kaso wala talaga eh. Malas yung iba, lalo na si Arjo, hindi makashoot eh. Yari ka kay main mamaya. Si Butler lang ata yung medyo maganda yung nilaro dito sa second quarter eh. Sa depensa naman ng Heat, nagsimula silang gumamit nung 2-3 zone defense nila. Pero ang problema, pinaghandaan na ng Bucks tong zone ng Heat. Maganda yung cut ni Holiday dyan oh. Dito naman, sabay assist naman ni Holiday sa fast break. Sunod-sunod itong magagandang plays ni Holiday mga tol, kaya talagang biglang lumobo yung lamang eh. Ito pa, o yan o, magandang pasan ni Holiday yan, di ba? Si Butler at si Adebayo, nagsiswitch pa rin sila pero dito nakalusot naman si Middleton. Pero all in all, maganda naman yung dinipensa ng Heat. Kaya natapos ang second quarter, 49-36, lamang ang 49. O, commercial muna tayo. Sa third quarter, tao-tao na ulit yung Heat eh. Pero nagsimulang bumulusok dito yung Bucks. Malas sila sa 3 points ng first half, di ba? Pero dito sa third quarter, bumawi bigla. 7 out of 11 sila eh. Ba, masarap yung Slurpee dun ah. Yan ito, parehas ng defense ng Bucks lang yan, di ba? Nagsisag lang si Bam oh. Pero ang ginawa nila, hand off screen lang, tira na kagad sa 3 points yan. Patay ka dyan. Pero karamihan ng 3 points nila dito mga tol, ganyan lang oh, nagdi-dribble lang, wala lang, tapos biglang tira na, patay. At ganito talaga yung mahirap bantayan kasi kumpiyansa lang talaga to mga tol, puro kumpiyansa lang to eh, wala namang play eh. Confidently beautiful with a heart lang. Ayan oh, step back to sa harap ni Adebayo, good defense pa yan ha, patay pa rin yan.
Ito pa isa, ang layo niya, no? Very good defense pa yan, ha? Walang aling. Pucha, swak na swak. Fast break naman to, tapos bigla na naman tumira 3 points. Swak na naman, ano ba yan? At syempre, ando si Tucker sa paborito niya 3 points sa corner, diba? Diyan na yung tinabuan ng bulbul, eh. Lumubutuloy ang lamang dito. Sa hit naman, nakapag-adjust na talaga sila dun sa depensa ng box. Tulad niya, no? Inantrack ng batter si LA Lopez, diba? Tapos bigla niyang binagsak yung bola kay Bam, patay yan. Hempa, inulit na naman nila. Pero maganda naman yung depensa ni Lopez dito. Pero kahit na nakakashoot sila, ganun pa rin yung depensa ng box. Walang pagbabago, eh. Sag pa rin yung sentro, oh. Tapos syempre, yan talaga yung tira dyan, no? Ganyan kalayo, diba? Kaso, hindi naman ma-shoot ni Bam Aquino. Pero mas okay pa ata, ganito yung gawin ni Bam, oh. Ganyan, no? Kaysa yung tira niya ng short range, bumuelo na lang siya, diba? Power move na lang. Ang problema, yung shooters ng Heat, absent pa rin talaga, eh. 2 out of 9 sila sa 3 points dito. Isa pang maganda sa box, mga tol, pag wala si Antetokounmpo, andito naman si Tucker. Siya yung tumatawa kay Butler. So sunod-sunod yung 3 points sa box kanina, di ba? Sunod-sunod naman yung supply ng Heat. Tingnan yung depensa nila kay Bam, oh. Pagkatanggap ng bola, di ba? Tingnan niyo ginawa ni Portis, oh, biglang lumayo, oh. Pero ipinasa lang ni Bam, ano ba naman niya? Bum, malabs ka ba, Makino? Ayun pa, oh, inulit na naman, oh. Diretso mo, tol. Yan, binibigyan ka ng space, eh. Gamitin mo. Kaso natapos ang third quarter, 86-60, 26 na yung lamang, eh. Bigyan nyo na yung pusta. Sa fourth quarter naman, wala na, mga tol. Ang laki na kasi ng lamang, eh. O yan, oh, paagaw na lang daw yung bola. Makasalo siya na yung susunod ay kakasal. Pero nakadalawang 3 points pa yung Heat dito, ha. Parehong kanya, oh, pareho rin malayo. Pero ganun pa rin yung depensa ng box, walang pagbabago, eh. Binibigay talaga nila yung tira doon sa may free throw. E itong depensa na to, mga tol, naalala ko bigla, ganito din yung ginagawa ng Sixers kay Embiid dati, eh. Tapos ito namang play na to yung ginawa lagi sa kanila ng Boston. Simpleng screen lang, tira ka agad sa 3 points. Meron tayong video dyan, tol, ha? Panoorin nyo lang mamaya, pero hindi to masyadong ginawa ng Heat, eh. Ayan pa, oh, same play lang, di ba? Open uli, di ba? Kaso, ayun din, mintis din uli. At ayun, umabot na nga ng isang buwan ng lamang. Wala na, oh, tinapo na ang puting tuwalya. Ayaw na. Yung box naman, sobrang taas na ng kumpiyansa nila ng time na to, eh. Pag ganito kasing tambakan na, di ba? Fourth quarter na, bihira na kasi nakakabangon sa ganyan. Lalo pa tong third quarter, buwena sa 3 points, di ba? 7-11, eh. Sarap ng Slurpee, eh. So yung kumpiyansa nila, mataas pa talaga. So at this point, wala na, nag-aabutan na ng bayad ng pusta, uwian na tayo. Sa aking palagay, yung box actually was playing the percentages, eh. Yung depensa nila na nagsisag lang yung sentro, di ba? It's all about percentages, mga tol. Tingnan nyo to, mga tol, ha? Yan ang percentages ni Bam sa regular season. Anong pamasa nyo dyan? Tingnan nyo sa loob, oh. 67.2% siya sa loob. Pero sa short range at sa mid range, medyo mababa, di ba? Ayan pa nga, oh. May mga pula pa nga, oh. So yung depensa ng box na magsasag yung sentro, designed yan para patirahin si Bam doon sa mga pwesto na hindi siya comfortable. Naalala nyo kanina, inaatrasan pa nga siya, di ba? Para itira talaga niya. At the same time, para sumikip naman yung depensa sa ilalim. Kasi yung Heat, hindi rin maganda yung tinitira sa 3 points, eh. So sikipan mo yung ilalim, di ba? Patirahin mo sa labas. So mas pirepiran ng box na patirahin ng Heat sa midrange at 3 points kaysa patirahin sila sa loob. At nagresulta talaga yun ng maganda. Pero nagagawa to ng box, mga tol, kasi yung perimeter defenders nila solid talaga, eh. Si Holiday, si Antetokounmpo, si Tucker, solid yung pensa sa labas yung mga yun, eh. Kahit nga si Butler hirap na hirap kay Tucker kanina, eh. Pero maganda talaga yung nilaro ni Holiday dito. 19 points, 12 assists at 2 turnover lang. Pakiramdam ko nga kanina, pag si Holiday may hawak ng bola, parang steady lang yung opensa ng box. Parang lagi may patutunguhan yung buhay, eh. Parang jowa mo, di ba? Kahit magjowa pa lang kayo, alam mo na kagad, siya yung forever mo, eh. Ganun ka steady. Hoy, pinapawalis ko sa'yo, ha? Teka, dyan nga muna kayo. Pinagwawalis nga pala ako ng asawa ko. Mukhang wawalisin na rin to ng box, eh. Shoutout kay Ronel Bachelier, Django, Mark Tis, Ronald Duyag, Gerald Llorente, Pons Tobias, Erdin Canlas, Domingo Gayoso, Jonathan Martin, Jason Vega, Brian Christopher Ayuba, Joby Agupit, Isaiah Francisco, Ryan Cano, Robby Malabanan, Nino Basmayor, Arvin San Juan, Jay Pastillos, Paolo Pichay, Aldo Pot, Brian Gimbarda, Brian Awayan, John Ray Bacani, JB Calderon, Third Servino, Harapan Setia, Lennon Padab, Annie Gelly, Angel Lorena, J4N Rowe, Don Pacundo, Richard Suarez, Stephen Clifford at Clay Andrew. Kumbaga, piso-piso pang istubig man lang. O kaya kahit like o dislike nyo na lang, pwede na rin yun. Well, mga tol, kita-kits ulit tayo sa susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat, mga tol.